Hello to everyone! Welcome back to my channel. Ang pag-usapan po natin ay about sa ayuda, no, na sinasabi nila, no. Kuwait, meron din po ditong namibigay ng mga relief, pero ito pong mga kasama ko dito sa bahay, apat po sila. Until now po, wala pa rin po silang nakukuha maski isang plastic, no? At yung about naman po dun sa embassy na may makukuha na $200 dun sa mga nawalan ng mga trabaho, no? Ganun din po, wala pa rin pong nakukuha dito sa may mga kasama ko dito. Apat po sila, wala pa rin pong nakukuha, no. Oh, no! Sa Pilipinas naman po, no, sobrang problema, no. Yung iba, hindi nabigyan. Yung iba naman po, tumanggap na ng nakailang beses na. At yung iba naman po, nabigyan na, nagre-reklamo pa, nakisyo hindi kasya. At yung iba naman, binigyan na, binawi pa. Napakahirap po, no? Napakahirap po ng sitwasyon, no? Kasi meron na nga pong ibinigay ang ating gobyerno, pero ito pa po yung nagiging problema, no? About sa pamimigay, no? Para po sa akin, no, ito po ay napakalaking leksyon po sa bawat mamamayang Pilipino, no? Na dapat po talaga pala na meron po tayong naitatabi kahit papaano, at magsika po tayong magtrabaho, no, lalo na po dun sa mga pamilya. Magsika po tayong magtrabaho para sa kanila. Bawas-bawasan po natin yung ating mga bisyo na hindi naman po dapat, kasi sayang po. Itabi na lang po natin para in case na nawala ng trabaho, meron po tayong makukuha, no. Ganyan po ang gawin natin para po sa ating ano, sa ating pamilya. Sabi nga po, ang mahirap, kaya po naghihirap yan dahil sila po ang may gusto ng ganyang pamumuhay, no. Na kontento na po sila na kumain ng tatlong beses sa isang araw. Ganun lang po, maging masaya na sila. Pero yung iba naman po, ang gusto po nila ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya, na mabili lahat kung ano po yung hinihingi ng mga bata, o makapamasyal, makakain sa labas. Yung iba, ganun naman po yung kanilang mindset, no. Magkakaiba po kasi tayo ng mindset, no. Pero mas better po na mag-ipon po tayo ng ano, ng kahit papaano, no. Kada sahod natin, mag-ipon tayo para po sa atin pong pamilya, sa ating mga anak. Hindi na lang po para sa atin, no, para po sa ating mga anak, para in case na gusto nila nang bumili ng ganito, or gusto nilang kumain ng masarap na pagkain, meron po tayong ibibigay, no. Huwag po tayong umasa ng kung kani-kanino lang yung may magbibigay, na katulad nga ngayon, no, na may pinamigay na. Pero para ang hirap-hirap pa rin, no? Kaya sa mga kapwa ko Pilipino, sana nga po ay mag-ipon po tayo. Yun po yung the best doon, no? Okay kayo! Para po sa ating pamilya. Kasi ganin din po dito sa Kuwait. Yung iba po dito, wala, no pay, no work. Wala din na pong pera, no? Kaya ito na po siguro yung time para po talaga mag-ipon, no? Yun lang po, at mag-pray lang po tayo para matapos na po itong epidemya na ito, at para makaback to normal na tayo, makapagtrabaho na tayo ng maayos. Yun lang po, at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.